mag-unboxing tayo ng plants galing Baguio. So, kinuha ko to sa Victory. Pinatad ko talaga siya kasi last pandemic days, is more on uprooted, which is ang pangit. Hindi ko bet. So, wait lang. Na! Anding, that's not food. Kasi yung kamay ko kasi naka-video eh. Why are you doing that? Oh, look. So beautiful. Ta-da! No, baby! So, fresh from Baguio. Ta-da! This is it. Oh my gosh. Ande, sit ka dyan. Mag-sit ka. Sit. Sit? No. Just sit. Stay. Dang. So guys, ito na yung halaman. Ito na yung mga halaman na nabili natin. Galipang Tombenget. So, let's open. Pa-free nila, look. Oh, it's so beautiful. Yay! Look at ito. Binili ko lang to sa halagang 250, I think 250 to or 300. Uy, ang ganda. Ay, natapon. Jeez. Yeah. Oh, it's so beautiful. So, ang tanong, paano ko to iuwi sa Pampanga? Since ang laki-laki niya, sis. Tignan nyo. Oh, it's so beautiful. Oh, so beautiful. So, ayan siya, guys. Hi, guys. Ito na nga at nakauwi na ako sa Pampanga. Dala-dala ko na yung mga halaman na in-unboxing natin nung nakaraang araw. At ito yung mga dinala ko. Sobrang dami. Dahil alam niyo naman na onti pa lang laman ng bahay namin kasi nga yung ibang gamit ay nasa Novaliches pa. So hindi ko alam kung paano ko sila ilalagay dyan. Hintayin ko na lang yung tatay ko na magdala at magbuhat ng mga gamit papunta dito sa Pampanga. So ngayon ang aayusin natin is itong maliit na table. So ito yung binili kong table kasi maglalagay ako dyan ng altar. I mean ilalagay ko dyan yung binili kong Nazareno. Doon sa Quiapo, para naman, alam mo yun, meron tayong guardian angel sa loob ng ating mansyon. So, habang inaayos ko yung mga gamit na dala-dala ko, ay napapaisip ako kung ano pa yung iba kong kukunin or bibilhin at gagawin dito sa bahay. Kasi gusto ko lahat ako naka-desisyon, ganon. Gusto ko lang yung kalmado sa paningin at malamig, ganon. Ayoko ng iba-ibang kulay, ayoko ng... gusto ko lang is yung pastel na kulay, kaya naman, ayan, is unti-unti natin bibilhin yung mga kulay na dapat dyan ilagay sa living, sa kitchen. By the way, yung kitchen is extension pa yan pagka may budget na tayo, guys. So, ngayon is ang inaayos ko yung labas natin, namin. So, ayan, diba? Char-char lang yan. So, inaayos ko muna yung labas namin sa garden kasi nga, para naman magmukhang may tao dito sa bahay. Kasi kung sa loob ko pa ayusin,
it's saka na kasi medyo pricey yung mga furniture na bibili natin. Kasi syempre, pang matagalan to sis. Pang matagalan to, pang lifetime lahat to. So, kailangan naka-ano tayo niyan, prepare tayo. So, papalitan ko rin yung sa may sink namin. Kasi ang pangit ng kulay, ayoko ng black. Although gusto ko ng black, pero hindi ko kasi tugma yung team na gusto ko doon sa kitchen. Although extend pa yan, pero mas okay na yung ano, yung habang maaga pa, ayan, papalitan na natin yan. So, bumili lang ako ng wallpaper. Yung pang kitchen, ganun. Mura pero maganda. Kita niya, natanggal yung ano yan, kurtina, kasi hindi kaya nun. Pero we will put, I'm gonna put this one. Lag-lag siya, sis. So, ang dumi na niya, dapat pala ang binili ko is blue or dark blue something. So, magaan naman ito. Hindi ko alam kung ma-touch na lag-lag. And that's it. Hindi siya kaya ng wall. Sige, nainis ako. Nainis ako kasi hanggang ngayon, hindi pa inaayos yung alam na ito. So, may awang ko sa gilid, ayan, feeling ko matatanggal yung mga nito, yung bintana, naiisa ko. Pangalawang beses ko na silang in-update nung hindi pa, nung wala pa siyang 6 months. So, ayan, may awang dyan, may awang ito sa gilid, like, what the fuck? Alam mo yun, alam mo, fully paid na yung equity, pero hindi pa naayos. So, hello, ano na, peblong, ganda pa naman ang area, pero, alam mo yun, nonsense yung, tapos yung painting niya is di siya ganun kakapit. Like, ayun, ang tanggal yung kurtina yun doon. Tapos, basta, naiinis lang ako. And then, alam mo, malinis yung labas. Like, eto. Napakita ko sa inyo. Nakikita nyo yung labas, pero ang dumi-dumi. May nakita pa ako ditong mga, ayan, mga, ang tawag dyan, basura. Which is, may nakalagay naman dito na bawal magpatay or magtapon ng mga kalat. So, may kita mo yan, may mga McDo, pinagkainan, tapos may kita mo siya dito. Ayan. May nakalagay naman dito, bawal magtapon ng basura, pero bakit nagtatapon sila ng basura? It's because wala daw tao. So, ano mga yan, nakikita yung may harang. Pero, ayun, nagtatapon sila ng basura. So, buti na lang, bumili ako na ito, sa Shopee ako binili yan. Shopee ako binili yan, lahat ng gamit ko sa Shopee. So, ayusin natin yan. Gusto ko ang balak ko mag-ano dito, mag-trim ng halaman. Kaso nahihirapan ako mag-import kasi nga wala akong sasakyan. So more on cactus na lang kaya ilagay ko para in case na ano, matusok na lang sila. So ayan yung worry ko. Tapos eto, okay lang naman yan. Pero yung mga kalat na yan, tapos mga kalat na yon, nagbibisit talaga ako. Kita nyo, walang kalat masyado dito kasi nga medyo malinis. Pero dun sila nagkakalat. Tapos yan. Mga walang bakante, mga walang modo. Dun sila nagkakalat. Yun na, kung paano sila magkalat. Nainis ako. Tapos ito sinasabi ko sa inyo, hindi niya kaya yung wall. Nalaglag yung kurtina. So, ayan, nalaglag siya. Kailangan ko na matinding glue gun para at least mailagay ko siya. Pero maghahanap ako mamaya sa labas kung meron. Kasi ang meron lang dito is Alpha Mart. Ay, ano na, beshi. So, ayun, okay na. Unti-untiin ko na. So, na nga pala, ang ginawa ko ngayon is nag-ano ako ng Lazada. Nag-order ako. Tignan natin kung may ship siya ngayon. Kasi 13 yung expected delivery ko. So, kung pwedeng ganun, ganun gawin mo. Kasi nahihirapan talaga ako mag-import. Yung tipo, mag-order ako, tapos dadalhin sa condo. Tapos, ako magdadala dito. Ang hirap, sis. I like yan. Dala-dala ko yan, as in. Tapos, may ano pa, IKEA pa. So, nahihirapan ako. Kaya ganun lang gagawin ko sa susunod. And yun, maglinis muna ako, no updates muna kasi alam mo yun, hirap mag-vlog mag-isa as usual. Then gusto ko kasi naka-music ito, like works, like worship music. So may kita nyo yun, it's a bare unit, so huwag natin muna sa taas kasi lilinisin ko pa. And gusto ko kasi,
Alam niyo kung bakit bare unit to? Kasi gusto namin ng mama na kami ang mag-design. Like, kung ano ilalagay na tiles, kung ano ilalagay dyan, kung anong ilalagay na sofa, kung gano'n siya kalaki. Alam mo yung malaki pero space-saving siya tignan. Alam mo yung gano'n? Alam mo, hindi ko alam ha, pero gusto namin kasi gano'n ng mama. Tapos eto, habang hindi pa pinap-extend doon sa dulo, is ano lang, hindi mo na ako bibili ng masyadong maraming gamit. Like, mga racks lang, yung mga ano, shelves, ano lang, gano'n, may lagayan lang ng ganyan. Kasi may dala na akong lutuan, ganyan, like induction cooker. So, mga ganyan. So, ayun, nagpapait ako ng solar light. So, in case na, alam mo yun, hindi naman sa ano, hindi naman mag brownout. Let's check the ano, electricity. Ah, see, may ilaw ako. Nagbabayad ako. Charis. So, ayun lang, mamaya ako na kayo update, maglinis muna ako. Dahil alas 9 na makakain na ako. And then, ay. So, ito na ang ating agenda for today's video. Kaya ako naka-pullover. Pullover ba ang tawag doon? Yan, leggings ako, naka-jacket, sobrang init dyan, naka-sombero. Kasi ito ang agenda natin for today. So, hindi yan kalatin na sa gilid. Halaman yan. So, lalagyan ko ng halaman para naman magmukhang may tao dito sa bahay. So, bali yan nga yung kapitbahay ko. May mulberry siya dyan. Sabi ko is, pag nag-cut siya, pahingi ako, bibigyan niya ako ng mulberry. And sabi niya, oh, sige, pagka ano, kuha ka lang dito, sabi niya sa akin. Kaso nga lang, minsan, nasa loob siya, alam mo, magka-cut ako nang wala siya. So, sabi ko, ate, pag nag-cut ka, hingi ako. Kasi ilalagay ko yan sa harapan ng bahay para at least yung hangin is masala. I mean, mahangin naman dyan, kaso nga lang, guys, yung hangin niya is ang init. Hindi malagkit, pero mainit. So, kailangan niya ng halaman para masala yung init, para maging, alam mo yun, malamig naman yung hangin niya. So, dyan na side is may hangin siya, sobrang lamig. Hindi naman sobrang lamig. Pag umaga, sobrang lamig. Pag tanghali nga lang is medyo hindi nasasala ng halaman kasi nga walang halaman dyan sa harapan. Yan yung nilagay ko kasi dumadami yan. Habang tinatanim ko to, napapaisip ako, ano kayang ibang puno na pwedeng ilagay dito? Like, pwede sa tirik ng araw, ganon. Pero syempre, pag puno, is kailangan kapit na yung mga ugat dun sa mismong lupa niya para kahit sabi mong sobrang init, ganyan, at least may mga nutrients siyang nakukuha dun sa ilalim na mismo. So, iniisip ko yan kung papaano, yung hindi masisira, hindi malalanta kasi yung mga halaman na kinuha ko sa bahay is mga nasira. Ang dami pa naman nun, mga bougainvillea, yung palmera ng mama, nawala, nasira lahat. So, sabi ko, ano kayang gagawin ko? So, naisip ko dyan is bibili ako ng, or kukunin ko yung shading ano ko doon sa bahay, yung nila shading net. So, ayun, paisip ako kung kunin ko yung shading net. Kaso, nung napunta ako sa bahay, nakalimutan ko. So, ayun na naman, babalik na naman tayo sa bahay para kunin naman yung ibang gamit. Transfer ko dito. So, unti-unti kong tinatransfer yung iba, yung mga talagang is pwedeng-pwede pang gamitin. Yung iba kasi halos pasira na, ayan, wala na nag-ayos after 3 years, ganyan. Badalang na rin kasi akong pumunta dun sa bahay dahil nga yung work ko is everyday. Ang pahinga ko lang is ilang oras lang yung pahinga ko. So, back to work na naman tayo. Kalinis ko lang, hindi ko in-expect na ganyan pala yung mga yan. Hello! Magbebenta kayo ng bahay, sana naman inayos nyo man lang. Kasi pang lifetime to. Ayan o, parang pucho-pucho na lang ginawa, sis. Ano to? Diba? Oh, may mga ano pa o. Diyos me. So, ninilis ko yan. Papalitan ko yung kulay nito kasi bumili ako na. Tapos, ayan, hindi pa siya nakakabit. O, ayan, ilang. Matagal ko na sinabihan yung mga yan. Matagal ko na sinabi sa kanila na sana pakiayos, ganyan. So, ayan, tignan nyo, parang pucho-pucho na yung ginawan. Nakakainis talaga. So, matagal ko na sila na sinabihan about dyan. And lagi naman sinasabi na, okay, sige, ganyan, ayusin namin. Sabi namin kay engineer. Okay, so bumili lang ako ng ganito, sticker, at ipatakpan natin itong mga pangit na to. So, ayun, wait lang. So, ganito ba gawin natin? So, dito nainis ako, guys, kasi ang pangit ng pagka-turnover sa amin itong bahay na to. Yung tipong, bare unit siya, pero sana naman lang, di ba? Inayos man lang, hello, contractor. Inayos man lang, ang daming mga, alam mo yung tapos parang... Tapos yung awang pa ng ano, hindi pa nilinis. Ano na lang, tira-tira na lang ata yung nilagay na tiles. Tapos ang pangit pa, tapos may bintana, nakakainisan sa pag-grant.
Although pina-follow up ko naman sa kanila to ng 6 months, kasi 6 months ang ano na ito eh, pagka-turnover sa inyo is meron kang 6 months na para ayusin lahat. Buti nga ka mo, umuwi ako ng mga after 2 months kasi nga wala pa nga akong leave that day, that time, that month. Kaya nahirapan ako umuwi-uwi dito. Pinaayos ko yung lababo, yung sa may ano, sa may toilet, ganyan. Kasi mga nasisira, mga sira, may mga butas, ganyan sa lababo. Buti na lang, tinchinek ko ulit. Mas may sira, yun, in pinaayos naman. Pero this time, yung pinaloo up ko na dalawang beses dito sa may bintana, dyan sa tabi ko na yan, is hindi na lang pinaloo up kasi may awang sa gilid tsaka sa harapan. So, naiinis ako, yung tipong, alam mo yun, okay naman na sana. Kaso nga lang, ang pangit, talagang bare unit na ang pangit yung pagkaka-turnover sa amin. Naiinis ako, tapos isang saksakan dyan, kabila niyan, hindi umaandar. I mean, parang walang electricity na dumadaloy. So, ayan, pagod na ako, kakalinis, kakaayos niyan, kaya kumain ako, napalitan akong kumain. Wala pa akong lamesa dyan, guys, kasi on the way pa lang natin binibili yung mga ibang furniture kasi nag-overnight lang talaga ako dyan para naman pagdating ng mga gamit is may magre-receive. So, ito yung pagkain natin. Mag-order ako ng mang inasal. First time ko mag-order dito ng pag-grab. Ayan. So, ayan. Naayusin natin. Unti-unti kong inaayos niya. May mga halaman dyan. So, dyan ako natutulog kasi sa taas sobrang init. May hangin naman kaso nga lang medyo mataas yung bintana. Kaya hindi muna ako doon natutulog. Dito ako sa baba. So, bumili ako ng maliit na upuan. And then, yan. Dito ako bumibili ng pagkain ko. So, bumili ako ng barbecue paghapon. Grabe, gustong-gusto ko talaga ng maligo. Nalagit na ako, tapos yung braso ko is nananagit na. Siyempre, linis-linis muna ang lola nyo. Tapos ito yung dinner ko. So, dito lang ako sa lapag. May kita nyo yan. Dito lang ako sa lapag kasi nga wala pa akong bed. Ganyan, sa taas. Ayoko pumunta kasi wala akong ilaw doon. Hindi ko malagyan kasi nga ang taas niya. And wala akong upuan dito, kaya ito muna. So, kain tayo! Bukas na ako uwi ng umaga. Binili ko sa labas, barbecue. Tapos yan, para malamig ang gabi, cherries. So, kakain muna ako habang mananood. Nakikita nyo ba yan? Ang gaganda ng pintuan. Ang ganda ng pintuan. Tapos yun sa amin, yawa. And, Diyos ko, parang alam mo yung plywood lang. Na, ewan ko ba, ang pangit. Kaya naiinis ako, tapos hindi pa maganda yung pagkakaayos ng bintana. Samantalang itong mga bago nila, ang gaganda ng pintuan. Bakit ganun? Di ba dapat pagpabahay, kailangan ayos na, ganyan. Kasi kami naman yung gabahay, hindi naman sila. Eh no, ang ganda-ganda ng pintuan, no? Yung pintuan namin, parang pucho-pucho lang na ginawa. Alam mo yung pinagpraktisa lang. Ewan ko ba, naiinis ako. Dito pala na area is ano pala ito. Masikip na siya. Kumbaga, hindi na siya ganun kaluwang katulad dun sa side namin. Tapos, ito pa. Ayan, oh. Hindi ko alam, oh. Bakit ganun? Tapos, dun sa dulo, nakita nyo yun. Yun sa dulo. Ganun na yung bagong model nila. So, ito yung nila. Ang ganda-ganda pag titignan mo. Alam mo yung planado. Pangalan nito. Talaga maganda siya. Maganda yung pagkakagawa, ganyan. Siyempre model nga, 'di ba? Kailangan maganda, maayos. So ganyan yung pintuan nila. Yung mga bago, ganyan yung pintuan. Pero yung sa amin, hindi ganyan yung pintuan, sis. O bago na yung pintuan 'yan. Ito kasi model nila eh. Bago na rin yung kulay niya, blue, hindi na siya green. Dati green, tapos yung pintuan niya ang pangit. Bayan, tapos yung inakailang reklamo na ako, hindi pa nila pinapansin yung bintana. Kumbaga, pangatlong reklamo ko na sa kanila, wala pa rin response. I mean, wala pa rin action. So, sabi ko, naumay na ako kaka-follow up sa kanila. Although, dito yung office nila, kaso, saan na lang ako mag-ulit mag-follow up pag mag-buy ako ng monthly dues. Oh, hello, nagbabayad ako ng monthly juice. Tanong ko nga kung para saan yung monthly juice. Kasi, minsan, ang dumi-dumi sa harapan. Sobra. Like, what the fuck? Yung makikita nyo, maganda naman siya. Maganda yung area niya. Pero, yung mismong unit house, hindi maayos, ganun.
Like, saan napupunta yung monthly juice? Like, magkano ba yung monthly juice ko? 200 plus lang naman. Ano yun? Sa basura lang? Ganon. Dapat may mga nililinis din sa mga, lalo na yung mga bahay na tina-turn over pa lang, kaka-turn over pa lang. Alam mo yun? Nakakainis. Bayaran ko kaya tong guard, tapos ano, sila kaya maglinis, charot. So, balak ko nga yung palagyan niya ng ano eh, gate. Kasi nga, yung mga basura sa kabila, hinahangin sa amin. Naiinis na ako. So, ayun, pauwi na ako, guys. And mamaya, ipasok ako. So, ayun. Ito yung bridge. Yan, yun ang pansinin. Ayan yung bridge. Yan, yung bridge. So, ito. Dito yung office nila, dyan. Ayan yung office nila. Yung may unit din dyan. Kumbaga, sa kanila din yan. Pueblo din yan. So, ayan. Ito yung Alpha Mart. Dito ako bumibili ng barbecue. Wala na queue, ganun. So, ayan, mapasok na lang. Then, may tricy na. Terminal na yun. Kuya, sa terminal, ang bus? Sorry, oh, Genesis. Genesis. Follow your heart, doesn't matter how far.